Magandang umaga! Ngayon ay araw ng Martes. Pupunta po kami ni Pure Health dito po sa aming bahay na pinagagawa niya. Ayan. Kikita na po natin ang aming bahay. Ayan. Ay, nasa garahe na sila. Pinilipat dito. Nasa taas si ano? Yung isa? Mag-update ka raw? Ano? Ah, kasal. Ang kasawa mo? Nandiyan po. Yung isang labor, si Jay. Nandun? Kompleto kayo. Yung sahig daw ba binakalan? May bakal daw pala yung flooring natin. Meron di ba? Amin. Yung sahig natin? Hindi ko nalagyan. Hindi na? Meron dito, tagdan tayo yung bakal. Diyan, meron dyan. Tapos doon, meron doon, tapos dyan. Eh dito, hindi ko binakalan, pero medyo dinagdagan ko naman yung kapal. Ah, kumapal siya? Okay. Kasi yung bakal na nandiyan, nilalagay natin sa puso negro. Kasi yung viewers nagtatanong, sabi niya, ba't walang bakal? Lasada nga, walang bakal eh. Aapak lang na itao lang naman. Ah. Truck pa dumadaan. Uy, ayan na oh. Pure. Ayan na. Ang taas pala ng ano, tubo na nilagay mo dyan. Maputuling pa naman ni Gwen? Ito na sana kataas. Hello? Mas mataas pa sa kabayan? Si Kentor ng parking. Hello. Oh. Ano 'yun? Nakita ko nang ganoon si Kentor na parking sa ano? Sa tawag dito. Dapat may lawak ikutan niya sa likod. Sa Green Hills. Lalagyan daw ng second floor ni Nards. Yung may green, pag sapak niya ng gulong, maangat siya pataas. Tapos yung baba, pwede na ulit siyang parkingan. May paliwanag pa. Siya baga sa Green Hills meron ganyan. Ay, ang ganda na ng bintana ko. Yan oh. Sana all. Anong bintana mo dyan? Hindi angat na lang. Ganyan. Anong maganda, kuya? Maganda yung uning type kasi mataas naman yan. Walang tatama ng pagbukas. Yan, ganun na lang. Ito lang. Yan, di tukod. Yung tubo ba, kapag ano na lang, kagamitin nyo na ba yun, kuya? Yung tubo na ipinababalik nyo? Sana na lang, kasi magmamaynila na naman to. Babalik ko. Sabi ni Kuya, clinic pa lang para walang tanong. Bukas pa lang, gahan mo yung hamba natin dyan sa pinto. Hamba? Oo. Ay, yun pa lang ano po natin nga, pinatatanong kung ang sobat nito. Sabi ko nga, 70 lang kasi ang bar. Ah, 70 lang? Hindi ba ito ang 100? Sabi ko, sa standard, ang 90 kasi ang ano natin. Vendor. Medyo. Tapos ang kwarto natin, 70, ang CR 60. Tapos ito naman sa kusina, 80. 80, okay. Nasabi mo nun kay Kuya? Sinabi ko sa kanya, pero pupunta rin siya dito eh. Pero yayarin muna niya yung hamba. Hamba, oo. Pag magbagawas ang pinto, pupunta rin siya dito. I-actor niya. Mas maganda yun. Kalimutan ko na ang daanan eh. Nagpunta kami nung kay Ruben, nagdala ng Jollibee na wala na sa isip ko yung gumagawa ng pinto eh. Hapon na ba din? Hindi pumunta si electrician. Hintay kayo mamulunis. Hintay din, nagalo dito. Tapos may patawag siya, hindi naman siya tumawag. Shopping na po dito sa kwarto po namin. Ayan na po oh. Konti na lang po no. Magkakaroon na po ng toppings. Tapos yung sa taas po, nasaraduhan na po. Ayan. Ayan yung lababo natin. Ready na. Yung bintana okay na din. Takwado ng anak ko. Ano? Gagawin? Mapatong na lang dito. Mapatong? Oo. Ay, binakbak na. Ay, ito may patong na ito. Matas po ito. Ayan na yung ano, standard dito na sapat. Dito na lang, wala. Ayan, nabawasan na yung ano, yung bintana. Okay na po yan. Nasa standard na yung sapat. Pupuruhan na lang yung dati kakakuhan. Pupuruhan na lang. Parang ito, ha? Dami nakalawit na ano, ah. Ilaw. Na, one half? Oh, push lang. Ay, one first. Di ba kainin ng anay yun? Yung mga alay kasi dito yun ang inaano ko. Nila lang yun, sir. Ni-spray. Oo, ni-spray. Pag-spray sa bahay, bibig. Sulib nung. Bago ilalapat. Kasi sir, kung hardiplex. I-spray lang nga. Medyo nalaglag yun. Baka mahulog mo. Mabigat yun eh, no? Yung hardiplex. Nakapumpog pati ang hardiplex. Hindi pa kung ano yan. Ang Gibson. Plywood naman. Kung nakaano yun. Yung tatong sambo. Yung mga ganda kasi hindi katulad ng mga mamumulain. Oo. Walang naman doon. Ampaw yung ano gitna. Ampaw. Isang puno mo. Ikaw rin naman dalit. Gusto mo? Ako yung makuha. Sige tapos yung mga dyan. Karaan. Yung dito ko ha, sa harap. Makalimutan eh. Oo. Yan naman na lang ako kulang.
Isang posti malata dito. Tatlong posti pa? Yung ano, makapunang matubig. Parang isa na lang, ay dalawa. Dalawa pa ata bibili. Ay dito yung kakapitan ko ng gate, tubo na lang din. Ano, papusti yung gate yung dalawa. Pusti yung bata sa kanilang ano, ganyan. Pusti yung ganyan ano. Para dalawa. Dalawa dyan. Dito yung isa yun, tapat din ito. Kasi yan ang magiging pangit, gate. Pangit na tubo. Pangit na tubo. Pag mahawa ka ng gate, dapat talaga pusting ang talaga. Tapos kalumin pa nila ang post. Ano maganda ng ano, gate? Sliding? Hindi. Depende sa inyo. Maganda yung ano, habo ka. Dalawa lang naman, maliit lang yun. Ha, dadalawa yung pinto mo, yung gate. Siguro abot dito. Yan, kanto tapos. Maalangan kung pan... Pero tingin ko pantay. Kahit pumasok dito ng konti, para yung poste hindi na makasagabal. Pasok ng problema man yan. Kasi yung ano dyan, malagay mo dito. Kaso dito yung isa yun. Yung mga ganyan. Kasa mo na yung sakyan dyan. Saktuhan lang kotse mo dyan. Sa lumas. Malitman lang yun. Hmm. Ay, paano kung lumaki? Hindi dito na sa labas. Yan lang. Iurong ko yung gate. Bakit ba? Babakukin. Oo, dali lang yun eh. Babukbukin mo nun mo. Hindi, palakihan mo na lang yung gate. Diyan na yan. Yun lang yung ano. Ha? Kasi pagpasok dito, maliit naman yun. Yung isang, may pangalawang sakyan, dito lang yung subukana. Siya lang ang may sasagad mo dun. Mapatambak ka rito sa garahe. Hmm, patambakan yan. Gano'ng kataas yun? Titingnan ko nga. Papasintadahan kang kay kuya. Abing kanyang ano lang. Paano pala kuya pag nagasintada? Paano kami kakapit niya? Bubutasin yung tubo. Bubutasin yan. Kundi bubutasin, papasukan ng bakal. Para may ano yung horizontal. Alam mo na. Para pag may kakapitan, may tibay. Ganun lang ano dyan. Kahit yung ganyan, no? Di ba, flooring. Pwede ano na, pakasintadahan nila. Patungan ko siguro mga apat na patong. Para pantay din yung ano, magangat-angat. Kasi madamping ka na eh. Para mapantay yung ano. Pagpagawa ko yan dito kay ano. Pasintadahan mo nun kay ano. Tapos abangan namin ng bakal. Magtabi siya kung ano. Nasaan na? Nandiyan na ba sa baba? Nandiyan. Aabangan daw nila ng bakal eh. Aabangan nila ng makapitan, ang horizontal. Siguro mga limang patong. Hindi ang batong lang. Wala namin ano natin. Orda na lang tayo kuya pag napadaan ka ng boto. Magkano? Sa harap eh. Magkano ilang hollow blocks ba orderin mo? Mga ilang patong ba dapat? Para mabayaran natin pati hollow blocks. Ilang dapat? Anak patong? Wala. Kaya papatay natin dyan sa puto ni Gro. Pwede nga tumas pa eh. Kasi ano, pwede nga tumas pa dyan eh. Silmating na lang eh. Oo. So, ang bakal? Limang patong. Hindi, hindi. Kung ano, hindi na lang kita makuha din ano. Sintadahan mo na yan. Papantay, kung gusto niya maglangkaw, papatong na ako, true. Hindi, ibig sabi yun, para may abang na bakal ito. Pang horizontal? Oo, hindi. Makuha kitang 60. Manibili kita yung gate, tapos makuha kitang 60 pa baba. Pero patong mo eh. Taro mo na yung gate, kalibil ka yan, saro. Oo, tapos pababa, mas 60 kita. Kaya abangan nyo yung kararo ko yung kalaba, ipag ano. Oo, tatali ano lang. Mas maganda nga ni kayo, nakalabot dyan eh. Para pa, labot mo. Lalabot nga ni. Ay, lagpasan. Haro kayo, lagpasan yung gate. Para pag ano. Hindi na ako kung ang nebulasyon muna. Para di pa habang di pa nabubuhusan. Eh. Kapag nabubuhusan na, di malalabot. Pwede talaga. Nabubuhusan mo din yung simento ay itong ano ito. Kasi, pwede man yan mahuri, maski bago ka magbubo, saka tara lang buhusan yan, pwede man. Kaya dyan, lalagyan mo ng abang ubo. Iyo. Para kumaan. Inihapuhan mong libilasyon. Iyo. Iyan. Oo, dadaroon mo diyan, tapos makasukul 60 sa baba. Iyo. Nagkasundo. Oh. Ilang hollow blocks orderin mo dyan? 300? Oo. Kukulangin ng 300? Hindi na yan.
Pag napantay na siya, makikita ko na yung... Dadalhin lang natin. Sige. Simulan na po nila yung ano yung garahe natin. Okay? Oh. May abang na yung ano nating garahe. Man sa loob. Dito na si Kuya sa lababo. Makinis oh. Kaya sa ayan na po yung ano yung bahay namin. Okay na po yung ano yung garahe ni Pure Health na simulan na po nila Nards. Kita na rin po natin yung bintana. Nasa standard na po yung sukat ano. Binaklas na po ni Kuya ng ating karpintero. Tapos magtatambak po sila dun sa garahe. Nagpipinishing po sila dun sa loob. At tinatapos na rin po yung ano. Sinisimulan na po pala yung ano. Yung ating pong lababo. Yung kusina. Oy, magandang umaga. Nandito na naman tayo sa bukid. Nandito na naman tayo sa bahay namin. Araw ng Wednesday ngayon. Bali day. Kaya nandito tayo. Dahil pababalihin po natin yung ating mga manggagawa. Ayan, nakikita nyo na yung garahe ni Pure Health. Malapit na pong malagyan ang bubong. Nag-update tayo kung ano na po ang nangyari. Ay pinutol na po yun nila yung ano, GI5 sa ano, sa garahe. Ayan. Ito yung kwarto namin. Naglaylayan ang mga ilaw. Nasaraduhan na po yung doon. Tapos dito, nakinis na po nila. Napinish na. Pati dito. Dito po yung likod. May hollow blocks pa po tayo. Bang natubo, papunta po doon sa ating septic tank. Tapos ito po yung buhangin. Nandun yung... Graba ba yun? Sayang pa po yung bubong natin yung ilalagay po sa ano. Sa garahe ni Pure Health. Yan, hanggang dito yung bubong natin. Ay, dito sa bintana si Kuya gumagawa. Anong gagawin nyo dyan, Kuya? Anong gagawin nyo dyan? Magpapader? Hanggang saan kaya? Hanggang saan? Taas? Baka hanggang dito. Sige, trabaho. Yan po yung lababo natin. May abang na. Ginseng, ano, 10mm, tsaka limang, ano, 8mm. Simento. Ito po yung ating mga materyales, oh. Matagal na po yan dyan, di pa po nagagamit. So, yan pa po, oh. So, itong malalaking tubo, ipababalik yata, masyadong malaki. Pero sa susunod na natin, ibabalik yan. Papalitan natin ang mas maliit. Isa, dalawa, tatlo, apat, tatlo, siyam, sampu, isa, labing dalawa, labing tatlo, apat. Ito na po yung update sa bahay namin ni Pure Health. No? May bubong na. Ayan, may bubong na. Alam nyo na yan. Tapos, giniba na po itong kubo. Ngayon po, ayan. Naka-ready na po yung bubong ng ano. Naikabit na yung kakapitan ng bubong ng garahe ni Pure Health. Parang ang taas. Alin? Ng bubong. Tama ba? At least hindi ka mainit. Oo. Oh. Hanggang at diretso yan doon. Kung mababa. Saan pala yung CR natin? Diyan, okay kuya, ginaanuhan. Gawa ka lang din ng isang parang maliit lang na. Hindi naman ganun kalaki na CR. Kala ko dyan na lang din ipapatong. Siyempre, ganyan na lang yun. Hindi pa naman nag-flooring. Ah. Yan na yung pader niya, pinakadingding ng CR. Siya na yun, yung asintada niya. Yan. Mapatong na lang yan. Tapos itong tambak, ikakalat yan. Oo, papantayin na yan. Hanggang saan ang taas niyan? Tingnan natin kung
baba tayo ng konti dito sa kabahayan. Pwede ano ba yung mas maganda? Mas mababa yung mas mababa ng konti dito. Diyan, mas mababa din. Tapos, itong harap ng kubo. Hindi ba yun naman yan? Magpupusti ka dito eh. Saan? Di, bibili pa tayo ng kagaya ng ganon. Hindi. Bak, ano na, bakal? Puste na ano yun? Puste na talaga. Kakapitan ng gate niyo. Pero ano, unahin mo muna natin doon sa loob, magpalitada. Balik na sila dito para mag-inus. Sana muna si kuya ngayon, sa bintana. Tatay doon, sa bintana. Yung primer pa yun, yung mga niya. Bibili pa tayong primer. May nakita ko walang primer. Ba't di sinabi? Okay na, boss. Ba't di napahiran bago malagyan ng kisa niyo? Kaya nga. Wala naman si welder eh. Hindi natin matanong. Ano? Gabi ito, magagamit. Magagamit pa yan. Pero wala nang kuryente yan, di ba? Ano ba unahin nila, kisame? Bago ano? Pagkatas at palitada, magkikisame. Hindi muna magta-tiles? Hindi. Kasi tatay magka-tiles po yung nakalatag na yung isa. No? Magkapalitada pa siya eh, labas loob. Pati labas. Mainit na naman pala tatrabahuan nila. Ay, sa hapon, pwede yun, ano, pahapon. Doon lang naman sa gilid, may lalaytagan naman propel. Eh, dito sa harap. Saan? Ito, yan yung gano'ng mainit. Ayan yun, no? Mainit, oh, tignan mo, init. Yan. Hinahanap talaga nila yung bakal sa kanag-wielding sa posta. Matibay yan. Matibay yan. Binakbak pala talaga nila doon, ano? Matrabaho din pala mag-wielding, ano? Anong basikal yan? Magmumukha ng garahe yan. Hindi na natin. Hanggang dito yan? Diretso yan doon. Tapos dito kasi mag-iiba na yun. Alin? Puro karpintero lang pala at labor lang dito. Kuya, ano? Pwede niya na itong gibahin? Walang welder. Kuya Rubin, pwede niya tanggalin ito. Ito pag ano? Hindi kaya mawala yung poso natin dito. Di yan? Mawala yun. Ito pa po yung poso. Nangalahati na. Pamana itong poso. Ililipat mo ba yan? Oo. Ililipat yan. Paano makapasok poso ko dyan? Pero magpapakabit tayo ng tubig. Titingnan muna natin. Yung tubig ka pa naman nagagamit ang samantala. Oo. Hindi mag-i-install na naman ang bago yan. No. Na mga ano, tubo. Hindi yan. Meron naman na sa loob, nakaabang na yun. Nakarap na kaagad yung ano nila eh.